Excuse me. 어? 신호가야 또. 그라비는 올라가는데. Isa sa mga naranasan ko sa 7-Eleven ay mag-duty ng madaling araw o tinatawag na graveyard. Sobrang antukin kong tao. Kahit saan ako abutan ng antok, eh makakatulog talaga ako. kuya, paabot ng bayad. Kuya, paabot nga po ng bayad. Tulog ka ba? Obvious ba? Hype ka? Kaya naman medyo nahirapan ako nung nilagay ako sa panggabi sa 7-Eleven. Sabi nila, pag uminom ka raw ng kape, eh magigising ka at mawawala ang antok. Pero mo. Pero bakit nung uminom ako ng kape, eh parang kabaligtaran yata yung naging epekto sa akin. A few moments later. May nagsabi din sa akin na kapag kumain daw ako ng cornig, eh matatanggal din ang antok ko sa pagnguya. At mukhang effective naman. At bukod sa cornig, eh effective din ang mentos o chewing gum. Ingay mo naman ngumuya, pre. Halalagot, tamaan yata si ma'am. Okay na ma'am. Ay ma'am, sorry po. At kung ginawa mo na lahat pero inaantok ka pa rin, eh magpakabisi-bisihan ka na lang. Pag busy ka, mawawala na nga antok mo, naging productive ka pa, di ba? Hello? Bakit may kagat to? Wow, nagtira pa. Nahiya pang ubusin. Pag-check ng delivery, ang isa sa mga ginagawa namin tuwing gabi sa 7-Eleven. Kapag dumating na yung deliver, bibilangin namin at syempre kami pa rin ang magdi-display. Pero mas masaya kami kung delivery ng tinapay ang nire-receive namin. okay na po kuya, nabilang ko na po. Ah kuya, wala ba kayong libreng tinapay dyan? Baka naman pwede makahingi. So yun na nga, nakakahingi kami ng mga libreng tinapay nun. Pinaghahati-hatian namin yun ng mga kasamaan ko. Kaya naman, pag out namin sa umaga, ay may libreng almasal na kami. Marami ka rin mabibiling iba't ibang inumin sa 7-Eleven. So dito nakadisplay yung mga malalamig na drinks. At ito naman yung itsura ng loob o tinatawag na walk-in chiller. Dito kami nagre-refill ng mga drinks. Dito naman yung mga stock sa gilid. At syempre, ito yung pinto. Sa walk-in chiller din masarap tumambay. At masarap uminom ng malamig na sito. Charot lang. Asan si Amiru? Hoy Amiru, tawag ka raw ni sir. Sige, sunod ako. Tapusin ko lang itong nire-refill ko. Teka, uminom ka ba dyan? Sumbong ito ah. Penge. Marami din ako nakaharap mga iba't ibang klaseng customer sa 7-Eleven. Hi ma'am, welcome to 7-Eleven. kuya, ba't parang malamig yung hotdog niya? I'm so cold. Kailangan ko yata ng kiss sa bayag. Ang libog naman tong hotdog na to. Ay ma'am, baka sa likod po kayo kumuha. Kalalagay lang po kasi nun eh. Ah ma'am, palitan niyo na lang po doon ng luto na. sige po kuya. Sayang, ganda pa naman. Kaso may pagkasyunga. At merong mga customer na kahit mali sila, eh pagpipilitan pa rin nila na tama pa rin sila. 70 pesos po yung total. Teka, ba't 35 pesos yung siopaw nyo? Di ba 29 lang yan? Sir, kasi malaki po kasi itong kinuha nyo. Everyday akong bibili ng siopaw, kaya alam ko 29 pesos lang yan. Ayun naman pala sir eh, araw-araw pala kayo nabili, dapat alam yung pagkakaiba ng maliit at malaki. Charot lang, di ko kayang sabihin yun sa customer, mabait ako eh. May mga customer din kaming foreigner nun, kaya minsan napapasabak din ako sa English. Hello? Mukhang foreigner sila sir ah. Mukhang kailangan ko yata mag-English. Hi ma'am sir, welcome to 7-Eleven. Uy, mukhang magwawalol sila sir ah. Uy, sana all. ma'am sir, 535 po. Do you have snowbear candy? Sorry ma'am, we don't have that, but we have chupa chups. That's fine. Dude, can I also have a condom? What flavor of condom do you want, sir? Banana, strawberry, or chocolate? Do you have glow-in-the-dark? Hello? Ano kayong tsura nun? Try ko nga din. At meron din mga customer na mahilig magbukas at magbasa ng bagasin pero hindi naman nila bibilin. Mukhang maganda yan, sir, ha? Oo. Sobra. Crush ko talaga to, eh, si Angeloxin. Angeloxin? Uy, crush ko rin yun, ha? Ako rin po, sir. Sumasaya araw ko pag nakikita ko siya sa TV. Iniipon ko nga yung mga magazine sa bahay pag siya yung cover. Ganun ba sir? Mas masaya sir kung babayaran nyo yan. Ay, binibenta ba to? Bukas na kasi to kanina pa eh. Ba syempre sir, 7-Eleven to. Tingin nyo dito, library? May mga pagkakataon na naubusan din kami ng bills at barya sa 7-Eleven. Dahil sa mga guntong customer na kunwari bibili, eh gusto lang naman talaga nila mabarya ng mga 500 at 1,000 nila. Pakita ko lang sa inyo kung saan ba kami kumukuha ng coins kapag naubusan kami. Minsan, dinadalhan kami ng mga taga-banko ng mga coins sa store namin. As in, sobrang bigat nun. Tapos, nire-repack namin yung mga tigpipiso at tiglilima. Pero may mga pagkakataon na naubusan pa rin kami ng barya, kaya gumagawa na lang kami ng paraan. Tara Patun, sama ka. Hanap tayo ng coins sa labas. Sige, tara. Kala mo madali ah. Maraming hardware na malapit sa 7-Eleven branch namin. At karamihan doon eh puro incheck yung mga may-ari. Kayo 7-Eleven kayo lagi dito papalit ah.
Minsan sinusungitan kami ng may-ari pero wala naman kaming choice eh. Pero kahit ganun, nakakapabarya pa rin kami. Uy, Jepoy, huh? Payag ka. Uulan ng pera. Oo naman, pera yun eh. Pero gantong kabigat na coins yung babagsak. Nakakatawa yun. Upakang kita dyan eh. Hindi rin biro magtrabaho sa 7-Eleven. May mga times na mapapagod, may hirapan, at mapupuyat ka. Pero sabi nga nila, wala namang trabaho ang madali. Kaya kahit gaano kahirap, eh kayang-kaya nating tiisin. Para lang makatulong sa mga pamilya natin, di ba? Isa rin sa natutunan ko sa 7-Eleven ay hindi lahat ng mga customer ay pare-pareho. At kasama na rin sa trabaho ang pagkakaroon ng pasensya. Alagaan natin ang mga customer natin dahil sila ang dahilan kaya meron tayong trabaho ngayon, di ba? May times na mali ang customer, pero ituwid na lang natin sila ng maayos at may respeto. Dahil naniniwala ako sa kahit anong negosyo, customers always first, but not always right. Excuse me. Wow, ang ganda naman ni ate. Hindi naman siya mukhang pulubi. Ba't kaya ako nalapitan na ito? Hi, I'm Gian. I saw you kasi outside my car. I just wanna ask if you're looking for a job. Teka, networking ba to? Kung networking to ate, pass ako ah. You're good looking kasi, so I think bagay ka mag-work sa bagong restaurant ko. Nambola pa si ate. This is my calling card, by the way. You can call me if you're interested. Thank you. Ano to? Dax Gay Bar? Ricardo Gian Putaytay? Ay hala! Gusto ko pala mag-thank you dahil kahapon nakaabot na tayo ng 100,000 subscribers! Woo! Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa channel ko! Thank you po! Thank you din sa mga animators na nakasama ko sa episode na to! Kay Boss Idol Arkin, kay Patoon Animations, kay Amiro Projects, at higit sa lahat sa nagbose sa atong na to na si Idol Master Yokify. Check their links in description box below para masubscribe nyo rin sila. Thank you!